no vax, no right policy, exempted for our workers, nothing, because they are rendering essential services. Hindi dapat pigilan ng mga manggagawa na makalabas ng bahay at makasakay sa mga pampublikong sasakyan habang ipinatutupad ang no vaccination, no ride policy sa Metro Manila. Inihayag ito ng Department of Labor and Employment matapos mapaulat na ilang empleyado ang hindi pinasakay ng pampasaherong bus dahil hindi pa nakukumpleto ang bakuna kontra COVID-19. Paliwanag ni Secretary Silvestre Bello III, itinuturing na essential o kinakailangan ng aktibidad ng mga manggagawa na malaki ang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Pag ininto mo mga yan, paano gagalaw ang ating mga negosyo? Pag walang negosyo, walang ekonomiya. So luckily, exempted po ang ating mga workers. Ayon kay Secretary Bello, dapat ay magpakita lang ng company ID ang mga empleyado upang sila ay payagang makabiyahe kahit hindi pa fully vaccinated. Bunsod nito, nais paigtingin ng DOLE ang information drive sa naturang exemption at alituntunin sa mga manggagawa. So kailangan lang siguro more massive information drive to inform especially not only the public but especially the enforcement agencies, mga police, mga taga DOTR, mga alam nila dapat na ang mga workers are exempted from this no vax, no ride policy. Paliwanag naman ng Department of Transportation, hindi naman absolute ang no vaccination, no ride policy at may exemption o hindi sa klaw ng patakaran na ito. Kabilang dito ang mga individual na hindi nababakunahan dahil sa medical na kalagayan at mga lumalabas ng bahay para sa essential goods and services. Ngunit nilinaw ng DOTR na dapat ay may maipakitang kaukulang dokumento ang mga ito na nagpapatunay na sila ay exempted sa naturang polisiya. Sa isang pahayag, sinabi ni DOTR Spokesperson Assistant Secretary Goddess Hope Libiran na maaaring magpresinta ng medical certificate na nagsasaad ng kondisyong medikal ng isang individual dahil ng kawalan o dikompletong bakuna. Kung may medical check-up o examination, magtatrabaho, bibili ng essential goods, mag-a-apply ng lisensya, passport at iba pa, kailangan lang din anya na magpakita ng pruweba ng pagpunta sa mga kaukulang lugar gaya ng ID sa mga empleyado, medical o exam appointment, barangay health pass at iba pa. Kung fully vaccinated na, dapat dala ang bakuna card. Ikinukonsiderang fully vaccinated ang isang individual 2 linggo matapos matanggap ang second dose ng bakuna. Ayon sa Department of Health, sa loob ng panahong ito, nagkakaroon ng kompletong visa at nagbibigay ng pinakamataas na proteksyon ng bakuna. Nanindigan rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na tanging fully vaccinated passengers lamang ang papayagan nilang makasakay ng eroplano. Gayunman, bukod sa mga exemptions, pinapayagan na rin ang partially vaccinated air passengers na babiyahe mula sa ibang lugar para umuwi sa kanilang bahay. At kung sila po ay returning resident, papunta ng NCR, pabalik sa kanilang mga residence sa Metro Manila, o pabalik naman po sa kanilang mga probinsya at kung sila ay nanggaling sa Metro Manila, kung sila po ay partially vaccinated, kasama po sila sa mga exemption, kaya sila po ay papayagan. Pero in general po, ang implementation po natin, kung hindi po kayo vaccinated, ang definition po ng IATF ang ginamit natin, 2 weeks after po ng second dose, ng 2-dose series, at 2 weeks after po ng 1-dose series gaya po ng Janssen. Humingi ang Department of Transportation ng pangunawa mula sa publiko sa anumang abala na maaaring idulot ng no vaccination, no ride policy. Ngunit giit ng kagawaran, isang hakbang ito upang maproteksyonan ng mga hindi pa bakunado kontra COVID-19 kasabay ng muling pagtaas ng banta ng nakamamatay na sakit. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.